Hello, magandang araw po. Muli sa inyong lahat. Ito, meron akong ginawang TV rito. Ayan siya, o, TCL. Ang issue nito, yung power supply niya. Ayan, may power naman yun eh. Standby. Kaya lang, nag-hold down, mamabagsak yung power supply niya sa secondary. Ayan, pinapower ko to. Kaya lang, ayaw na mag-oscillate. Wala na rin siyang picture. Wala rin siyang sounds. So, and nagtry pa ako ng isa. Tapos pinower natin 'yan. Ganon, same status. And meron siyang standby LED. Tapos 'yan, no, nagbi-blink. So ayaw dumiretso ng power. Meaning sa power supply sections. Binuksan ko na ito, tapos tinroubleshoot natin kung ano yung mga naging problema. So syempre, pag ganitong issue sa secondary muna tayo nag-check. Again, check natin dito yung V+. At yung B plus naman ay bumabagsak. Kahit nakahang na, the standard procedure natin, i-hang natin yung load sa collector na sa ETS out. And I decided na palitan yung regulator. Kasi nga, ang main problem nito, mga kaibigan, ay nasa primary section ng power supply. Yan. Tinatanggal ko dito yung regulator IC niya. Para palitan natin. Kung bago pa lang po kayo sa akin channel, mag-subscribe na po kayo at paki-like and share at paki-hit nyo po yung notification bell para updated kayo sa ating mga video na ina-upload. Ito na siya guys, oh. Yan yung regulator na ito. So, dahil wala akong pamalit dyan, ang ginawa natin dyan ay para mas mapabilis yung ating paggawa. Yan, gagamitan natin ito. 4 wires, no? Napakadali install. Yan, meron lang 4 na wires. 2 sa primary and 2 sa secondary. May mga upload na ako nito kung paano ito kinabit sa power supply. Mag-back view na lang po kayo para makita nyo yung step by step and procedure paano natin ikinabit tong 4 wires module. So ayan, tineside ko na dyan ikabit para ma-test natin kung ano yung mayroon pa bang ibang problems itong TV na to. Kasi wala na akong nakitang ibang problema sa secondary. Para hindi siya mag-on. Ngayon itong 4 wires na to, i-mount lang natin dyan sa may pinagtanggalan ng regulator. Siyempre gagamitin natin yung heatsink niya para sa kanyang cool down ng
temperature nung IC. Yan. So, dito naman chine-check ko yung ano sa auxiliary winding. Tingnan nyo, parehong may reading. Both pins ng auxiliary transformer, parehong may reading short na shorted. Hindi natin ma-determine kung saan dito yung collector side at saka yung B plus side. Gamit tayo ESR, mas madali nating matrace. Okay. Ito, ang chine-check natin, yan yung ito yung collector side at saka yung isa yung B plus line, no? Mas madali natin ma-determine kasi sa continuity ay meron siyang deflections. Ito na siya after natin ma-install. Ayan, tinanghinang natin yung dalawang resistor na yan. Papunta yan dito sa driver para hindi na gumana yung IC na yan. Pati ito, itong isang resistor na ito ay itinanggal ko rin. Hinang lang natin yung isang pin para yung IC na yun ay hindi na mag-oscillate. O, wala na siyang load na supply. So, tanging yung 4 wires lang yung nakakabit natin. Kasi baka magkaroon pa ng mga problema kung may load pa bang o naka-load pa yung driver na yun. So, ang ginawa ko rito, magche-check tayo ng voltage sa secondary. Kung pumasok na ba yung ating B plus. Yan. Ito yung B plus niyan. So, meron siyang reading na 100, 105, 110 approximately. Sa output ng diode na yun, ito po na minisure, no? Okay, meron tayong output na ibig sabihin hindi na bumagsak ating supply sa B+. Ito namang ating 180 volts. Ayan, meron siyang 195 and up to 200 volts. Ayan. Approximately 195 to 200 volts. So meron na rin tayong 180 volts, no? Yan yung mga dapat nyo i-check. B plus 180 volts. Tapos itong ating heater. Yung heater niya naka-design ng DC. Kaya isinet ko yan sa DC mode para masukat natin kung ilang volts yung ating heater supply. At yung ating heater supply ay meron siyang ayan, meron siyang 5.2 volts, ayan, something like that. Tapos i-check na rin natin, no? Chinek ko na rito yung mga RGB section niya. Titingnan natin kung balance yung RGB section niya. Yan, i-set ninyo sa 1000 pagka-analog. Oh. But yung aking voltmeter ay hindi accurate mag-reading dahil sumasagad siya. Kahit na nasa 1000 range siya. Nasa tester lang to kasi yung tester natin ay ito ay mumurahing tester lang. So check natin in digital. Yan, gamitan natin ng digital. Ito, para sigurado tayo, ginamitan ko siya ng digital. No? Hindi maasahan yung ating tester na yun eh. Okay, itong isang kulay. Yan. Meron siyang 135. 36. Mataas-taas siya. Yung isang kulay. Ito yung RGB. RGB yung sinusukat ko dito.
red, green, blue na kulay. Ayan. Ganun din. Tapos yung last ay 153. So, napakataas. Hindi balance at mataas yung ating supply. But anyway, may mga supply na na-measure ako. Ibig sabihin, yung ating 4 wires ay gumana na. Ayan. Yeah, 195.8 yung ating 180 at saka itong ating 4.75 volts AC. So, ang result, nung gumana siya, ito na siya. Yung logo ng station na yon, no, ay nakasagad sa gilid. So, malaki ang picture. Kaya, magbabawas tayo ng supply dito sa ating 4 wires. So, para doon sa mga beginners, meron trim pot dito. Ayan, yung trimmer na yan. Yan ang pipihitin natin para ma-adjust nyo yung supply. Pwedeng pataas o pwedeng pababa. So ngayon, nung in-adjust ko siya, ito na ang ating 180 line, 180 volts, naging 179 from 196. Yan siya. Pababa na sa 179. At yung ating B+, nakangina ay nasa 110. Ayan, meron siyang 105.1 volts. So, na-decrease na natin yung supply natin. At ito na yung output natin sa buo na yung logo ng Kapuso Network na yun. Kangina, nakasagad yung kangina sa gilid eh. Okay, so yun lang yung pinipihit natin, yung mga test point. Yun lang yung tatandaan nyo sa mga beginners lang ito. Na may guide kayo sa pag-repair ng isang CRT TV. Although ito ay medyo malapit ng palitan. O pinapalitan na nga ito eh, no? Ating mga LED TV, LCD TV. But yung fundamentals nandito pa rin. Check natin yung RGB. Ayan siya. Medyo buha. So, mababa siya. O fair dun kanina sa umabot ng 153. So, so far so good naman. No? Yung kulay niya. Kahit medyo may kababaan. Ang ating RGB. Yung kulay naman good naman. Tapos yung ating heater, ito, meron siyang 4.2. Pangina ay 4.2. Ayan, no? So, yan yung mga test point na miniature natin. Tapos to guys, nung kinabit ko siya sa likod, ito na yung connection ng ating 4 wires. Doon, yung red, nakakabit dun sa auxiliary na papunta yan doon sa collector side ng regulator natin o doon sa may drain side ng MOSFET, no? O isang palatandaan guys, yung may diode, sa may diode yung kabit. Yan, connected sa may diode na yan sa anode side ng diode. Yan yung B+. At yung ating black wires doon sa negative ng capacitor. Main filter capacitor doon yung kakabit. Tapos yung yung yellow dito sa secondary, kinabit natin doon sa isang diode na yon, no, sa cathode ng diode, saka itong ano sa ground side yung blue. Tapos yung resistor doon kanina na pinakita ko, yan yun yung hinang natin.
kasi connected yan doon sa drive na IC. Yan, yung dalawa na yan. Hinang natin yan. Kasi connected yan doon sa driver IC natin na ito. Para hindi na ito mabigyan ng supply, yeah, tinanggalan natin ng resistor. Okay. So, ganyan lang yung connections natin sa ating mga power wires. Para dun sa ating mga friends na nagpa-practice ng ating television repairing. Okay. Ngayon, dahil tinest ko na ito kanina, merong second trouble akong napansin. Nawawala yung picture nito eh. Nawawala. So, tinroubleshoot ko. Ang nakita kong problem, itong ating heater side. Yan, tinanggal ko na nga eh. Yung heater side. Nawawala yung heater supply niya. Although yung lahat ng voltage na nasukat natin kanina ay present. Except dito, nawawala. Minsan gagana, minsan hindi. So, and I decided na kung ganun magiging situation, magkakaproblema tayo. No? So, yan yung ating B+. So, normal naman. Yan siya. No? So, 104.8. Something like that. At yung ating 180 rito, nasa 179 pa rin. So, normal lahat, guys, yung na-check ko. Except dito sa heater, itong RGB na ito, ayan, normal siya, nasa 90 plus. Kasi yung operation niya kanina, nasa 90 plus, yung normal color niya. Except dito sa, ano, na-check ko nga, yung sa ating heater. Eh, minsan magkakaroon, minsan mawawala. Na-check ko yung resistor. And I found na ang problema talaga ay nasa flyback. No? Flyback section. Ngayon, dahil ang problema ay nasa flyback, ay naremedyohan na lang natin. Salip na magpalit tayo ng flyback, itong heater side na to, no? Ay nalagyan natin yan, no? Nalagyan natin yan ng external supply para matest natin kung magluloko ba yung unit o hindi na. So, ayan siya. Wala siyang picture, may sounds yan. Dahil walang nagbibigay na supply sa heater, kita niyo yung aking power supply na ito. Okay. Yan, DC power supply na yan. Nakaset lang tayo sa 5 volts. No? Para doon sa ating heater. Yan, meron siyang 5 volts output. Yan yung isusupply ko, external power supply. No? Para magkaroon ng supply yung ating heater. Hindi ko na ginamit yung nasa playback. Yan siya, 5 volts. At nung kinabit ko yan at tinesting ko ng matagal, hindi na nagloko yung TV na ito. Na-confirm ko na sa heater talaga nagmumula, galing flyback yung problema nung unit na ito. Yung kanyang second problem. Ito siya, oh. External power supply ang gamit ko na yan. Ayan, unti-unti lumiwanag na. At yun, meron siyang picture, no? Ayan siya. Ngayon, tinanggal ko ito. Ayan, tinanggal ko yung supply niya. Ayan, unti-unti na lang uling ano siya, dumilim. So, ibig sabihin, yun yung heater natin na ginamitan natin ng external power supply. Ngayon, ang ginawa ko dito, ayan,
Ginawa natin na lang ng loop of wires. Ito ay lumang style na ito, no? Matandang style na ito. Very common na ito. Nag-loop ako ng 2 turns para makapag-produce tayo ng 4 volts to 5 volts, no? At yung isang terminal, kinabit ko sa ground, at saka yung isang terminal niya, isang wire, ay kinabit ko dun sa heater pin na yan. So, at nakapag-produce tayo ng 4.02 volts AC, no? So, kasi panagdagdag pa ako isang turn dyan, magiging 6 na yan. At ayan ang result niya. Ayan. Naging maganda naman yung result. Minodify na lang natin yung power supply section ng heater, no? Doon sa mga beginners, ayan, gawin nyo yan kung meron kayong problems na encounter regarding heater problems. So, para sa inyo yan, sa mga newbie. At so far naman, nung tines ko na ito, maghapon ko ng tines. Ayan, hapon na yung pelikula na yan eh. Ang hapong programa na yan. So, hindi na nagloko yung TV. At so far, so good na. So, I think na meron kayong panibagong natutunan sa video na ito sa ating power supply section, yung conversion ng 4 modules, 4 wires modules, at saka dito sa heater sections, no? At para sa ating mga friends out there, yan, eh, shout out natin yung ating mga friends. Yan. Shout out natin sa ating mga friends na sila Gilbert Lakayanga, si Marco Francis 713, kay Cesar Tehor, and kay Jean Timosa. Yan po yung ating mga friends na sumusubaybay, bago nating subscriber. Marami pong salamat sa inyong pagtangkilik sa ating channel. At again, maraming salamat po sa inyong lahat, and have a nice day. Bye.